Okay. Okay, magandang hapon muli mga kapatid sa ating Panginoon. Patuloy po tayo sa ating Holy Week daily devotion as we journey together towards Easter. Nasa ikatlong araw na po tayo sa ating pagkikipaglakbay sa ating tagapagligtas. Oras na naman na tayo'y sumamba sa ating Diyos at patuloy na tanggapin ng kanyang mensahe. Kaya ihanda na ninyo ang inyong mga sarili mga kapatid sa inyong mga tahanan o kung saan man kayo naroon ngayon sa ating mga kasundaluhan dyan. Itigil muna ang mga pinagkakabalahan at tayo ay magsama-sama sa espiritu ng pagsamba gamit ang social media ay magkaroon tayo ng oras para sa ating Diyos. Pwede nyo rin itong i-share sa iba para lang yung mga kaibigan ninyo at makasali rin sila mga kapatid dito sa ating devotion. Kayo na nasa inyong mga tahanan, kunin na ninyo ang inyong mga Biblia, lalo na yung mga matagal nang naalikabukan dyan sa inyong mga kabinet para sa pagbabasa natin ng ating ebanghelyo mamaya. Meron tuloy akong naalala na nabasa kong kwento tungkol dito. Alam niyo yung kwento na yon? Mayroon daw isang pamilya. O, magkwento muna ako bago tayo mag-umpisa habang iniintay natin na maka-online yung iba. Mayroon daw isang pamilya na miyembro sa isang simbahan na binisita ng kanilang pastor sa kanilang tahanan. Na dahil ganitong alas 5 ng hapon ng pagbisita ng pastor at napahaba ang pumustahan at kwentuhan sa bahay ng mga miyembro ay minabuti ng pamilya, napakainin muna yung pastor sa hapunan bago nila pauwiin. So ayos kasi ang timing ng pastor mga kapatid, no? Parang sinasadya itong malapit sa malapit sa oras ng kainan ang kanyang pagbisita. Save one meal, sabi nga namin ng mga sundalo eh. Kaya nang kakain na sila, sabi ng pastor, mag-devotion muna tayo bago tayo kakain, kahit saglit lang. So dahil may nakita siya na Biblia ng pamilya na nakalagay sa cabinet, ay sabi ng pastor, gamitin natin yung Biblia ninyo. So kinuha at ibinigay sa pastor ang kanilang Biblia, yung medyo malaki. So parang ganito na Biblia. Ganyan. Ano ba? Ayan. Biblia. So pagkatapos ng devotion, kumain na sila. So habang sila ay kumakain, inappreciate ng pastor ang gamit niyang kutsara. Alam niyo yung gamit na kasing kutsara, golden ang kulay. Golden ang kulay nito at medyo manipis at matibay. So sabi ng ama ng pamilya, galing pa ng Saudian pastor. Inuwi ko yan noon, nung umuwi na ako, noong nag-for good na ako galing Saudi, inuwi ko yung kutsara na yan. So, natapos ang kanilang hapunan. Di nagtagal, nagpaalam na yung pastor at umuwi na. So, pagkaalis niya, habang nagliligpit na sila ng pinagkainan nila, ay napansin nila na nawawala ang kutsara na ginamit ni pastor. Nang di nila ito mahanap, siyempre, iisang pumasok sa isip nila. Kinuha ni pastor ang kutsara. Yan na. Nag-umpisa na ang pagkadismaya ng pamilya nila kay pastor. Sabi nila, magnanakaw pala ang pastor natin. So, mula noon mga kapatid, hindi na sila nagsimba. Unfortunately, hindi na sila nagsimba. So, nagtaka naman ang pastor, bakit nawawala ang mga miyembro na ito? Ikabibisita ko lang sa kanila. Pero dahil sa dami ng trabaho ng pastor, di siya uli nakabisita sa bahay ng pamilya hanggang makalipas na muli ang isang taon. Tagal namang magbisita uli si pastor, isang taon pa. No? So sabi ng pastor, bisitahin ko nga uli yung mga pamilyang yon kasi parang isang taon na, naglaylo sila dito sa simbahan, di na sila nagsisimba. So bumisita uli sa pamilya after one year. So noong nandun na sa bahay ng pamilya, bigla na palang na, ano, nung pansin niya na parang napipilitan lang ang pamilya na i-welcome siya. Matamlay sila sa pag-welcome sa kanya. Hanggang sa kanilang pag-uusap,
ay di na nakapagpigil itong ina ng pamilya. So sabi niya, Pastor, sabi niya, alam mo ba kung bakit kami naglaylo sa simbahan? Dahil ninakaw mo ang aming kutsara. Okay lang naman, Pastor, sabi niya, kung nakinuha mo ang kutsara namin, pero ipinaalam mo sana at ibinigay na lang namin sa iyo. So nagulat ngayon yung pastor. Sabi niya, kutsara? Anong kutsara? Sabi niya, tapos nag-isip ba? Tapos sabi niya, ah, yun yung kwan, yung parang gold na kutsara na ginamit ko last year nung pagpunta ko rito. Sabi niya, yung galing pa ng Saudi na sinabi mo, kapatid. Oh, pastor. Ah, sabi ng pastor, naalala ko na. Sabi niya, pinunasan ko yan noon. Pagkatapos kong gamitin, pinunasan ko ng table napkin. Tapos nung matapos akong kumain, inipit ko yung sa Biblia na ginamit natin. Sabi niya. So yan na. Para mapatunayan na nagsasabi ng totoo yung pastor, kinuha nila ngayon yung Biblia na nasa cabinet. So doon nila nakita ang nawawalang kutsara. So nakaipit lang pala sa kanilang Biblia, mga kapatid. So, anong ibig sabihin nun? Hindi nila binuklat, hindi nila ginamit ang Biblia nila sa loob ng kanilang tahanan sa loob ng isang taon. Kaya inilabas at pinunasan na nila ang kanilang Biblia. Kaya mga kapatid, bago tayo sa ating pag-uumpisa, ilabas nyo na at punasan nyo na ang mga Biblia ninyo sa inyong mga bahay at gamitin natin sa ating devotion ngayong hapon. Uso na kasi ang cellphone ngayon eh, pero gamit nyo ngayon yung cellphone ninyo, so dapat mayroon kayong Biblia talaga na gamitin natin sa ating pag-devotion ngayon. Napagkamalan pa na magnanakaw yung pastor. Matindi dito, dahil sa maling akala, maling paratang, kawawa si pastor. Nagkasala na din na namamalayan. Anyway, mga kapatid, yan ang kwento ng nawawalang kutsara. Tingnan din natin, baka mayroon din tayong mga tampo, ha? Mga galit dyan. Mayroon din tayong ano dyan, baka maling akala pala ang tampo natin sa iba. Hindi pala siya ang may kasalanan, kundi nagpabaya ka lang. Anyway, hindi po yan ang topic natin yan, mga kapatid. So, medyo nakikita ko na medyo marami-rami na ang naka-online. Let us prepare now ourselves before God and let us sing a love song to Him. A love song to Jesus. Alam natin lahat itong in moments like this. Let us sing this song. In moments like this, I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. 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 In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord.
you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Let us pray. Yes, Lord, we love you, we adore you, we give you our praises and thanksgiving because you are an awesome God. Ramdam namin lagi ang iyong presensya sa lahat ng mga pangyayari sa aming buhay. Kaya nandito na naman kami, O Diyos, to have fellowship with you upang pakinggan muli ang inyong mga salita at pagtibayin ang aming commitment sa iyo, O Diyos. Buksan mong muli ang aming puso at isipan upang ang iyong salita na aming maririnig ngayon ay aming maunawaan at maisabuhay. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable to you, O God, our rock and our salvation. In your holy name, we pray. Amen. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan sa 12th kabanata, talata 20 hanggang 27. John chapter 12 verses 20 to 27. Babasahin ko sa inyo kung meron kayong mga Biblia diyan, sabayan ninyo ako sa aking pagbabasa ng ating Ebanghelyo. Hinanap ng ilang Griego si Jesus. May ilang Griegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap. Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres. At magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ipinahiwatig ni Jesus ang kanyang pagkamatay. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Mga kapatid, ito ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Bago ako mag-sermon, mga kapatid, ay gusto ko muna kayong handugan ng isang awitin na magagamit ko rin mamaya sa aking sermon. Ang title ng kanta na ito ay Butil ng Pag-ibig. Ayan. Natutunan ko itong kanta na ito noong ako ay nasa seminaryo pa. Sundan ninyo yung kwento, kasi kwento ito, mga kapatid.
tatlong magkaibigan ang sagubat na pasyal. Magsasaka mga ngaral at mga ngalakal. Do'y may ermitanyong nasa lubong nila at may tatlong kumikislap na butil na dala. Butil ng pag-ibig, wika ng matanda, ay ipamahagi palagi sa kapwa. Ang mamang negosyante inuwi sa kanila. Ang butil ng pag-ibig binigyan ng halaga sa hapag ng mamahalin at babasaging kristal. Nilapag at itinuring na panauhing pandangal. Ngunit kahit na ang butil ay panatag sa silid, ay nananatiling butil ang butil ng pag-ibig. Butil ng pag-ibig, wika ng matanda, ay ipamahagi palagi sa kapwa. Ang magiting na guro, kanyang isinapuso. Ang butil ng pag-ibig, itinuring na ginto. Nilukuban ng talino ng maingat na pantas, sa sisidlang kumikinang napilak na kwintas. Ngunit kahit na ang butil ay panatag sa dibdib, ay nananatiling butil ang butil ng pag-ibig. Butil ng pag-ibig, wika ng matanda, ay ipamahagi palagi sa kapwa. Ang masinop na magbubukid, isinalin sa paso. Ang butil ng pag-ibig ay inalay sa mundo. At sa lupa na sasipag at tiyaga ay binungkal, sa bakuran ng katwiran na hindi nabubuwal. Sa palibot na payapa, hinasik at dinilip, sumibol at namunga ang butil ng pag-ibig. Sa palibot na payapa, hinasik at dinilip, sumibol at namunga, namunga ng kalinga. Tiwala at pag-asa ang butil ng pag-ibig. Habang patuloy ang ating paglalakbay sa ating banal na linggo, mga kapatid, ganun din ang inaalala natin na bahagi ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So habang patuloy din siya sa kanyang paglalakbay, pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, paggawa niya ng mga milagro sa iba't ibang lugar, ay marami na noong sumusunod sa kanya. At marami na rin ang nakumbinsi at naniwala na siya nga ang dumating na Mesyas. So napatunayan natin yan sa dami ng taong nakipagmartsa at sumama sa kanya sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pero ito ang katotohanan, mga kapatid, hindi lang mga Hudyo, kundi maging sa mga Griego o Hintil.
umabot ang kasikatan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ebanghelyo na ating tatalakayin at pagbubulay-bulayan ngayon ay naisalaysay ang tungkol sa ilang mga Griego na naghahanap kay Jesus. Sino ba ang mga Griego na ito, mga kapatid? So para ma-review natin ang background ng mga sinasabi nating mga Hudyo at Griego o Hintil, ay ating liwanagin kung sino ba ang mga ito. So sa panahon na yan, mga kapatid ng ating Panginoon, ang naghaharing relihiyon at naghaharing uri sa panahon na yan ay mga Hudyo doon sa Jerusalem. Sila ang tribo ng bansang Israel na kumikilala sa kanilang mga sarili bilang piniling nasyon ng Diyos. So sila daw ang chosen people of God. Kaya ayon sa kanila, sila ang holy, sila ang banal, sila ang mga taong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pero dahil sa panahon na yan ay nahiwa-hiwalay sila dahil na rin sa Imperyong Romano. So lumakas ang Imperyong Romano, ay ang mga Hudyo ay scattered sa iba't ibang lugar. Pero naniniwala sila na darating ang panahon na may tatayong hari mula sa kanilang angkan na magbubuong muli sa kanila bilang isang nasyon na hinirang ni Yahweh. Pero hindi lang mga Hudyo ang nandoon sa Jerusalem, mga kapatid. Nabasa din natin sa ating teksto na mayroon ding mga Griego. Sila ay mga Hintil, mga hindi Hudyo na pumupunta rin sa Jerusalem upang sumamba. So napag-usapan natin yan, nabanggit natin yan kahapon kung saan bahagi ng templo sila pumupunta at sumasamba at nananalangin, yung mga Hintil. Pero alam niyo mga kapatid, noon ay may nangyayaring diskriminasyon. Sinasabi noon ng mga Hudyo na hindi karapat-dapat ang mga Hintil sa kaharian ng Diyos. Marurumi daw sila at makasalanan. Dahil marami silang mga kaugalian at kultura na labag sa mga batas ng mga Hudyo. O halimbawa, ang batas ng mga Hudyo tungkol sa pagkain. Diba? Sa mga Hudyo, bawal ang baboy, bawal ang pusit, bawal ang dugo at iba pa. Maraming bawal sa kanila. Pero sa mga Griego o Hintil, sila ay eat all you can and eat all you want. Kaya sabi ng mga Hudyo sa kanila, yaki kayo, mga maruruming tao. Maski na anong gawin ng mga Hintil na kabaitan, pagsamba at pananalangin sa Diyos, still sa harapan ng mga Hudyo, these Gentiles are considered as unclean people, unworthy in the sight of God, according to the Jews. Kaya nung pumuntang muli ang Panginoon sa Jerusalem, dito hinanap siya ng mga Griego. Marahil nabalitaan na rin nila ang tungkol kay Jesus, ang mga katuruan niya at ang lalong-lalo na siguro yung ginawa niya na paglilinis sa templo at pinagalitan pa ng Panginoon ang mga Hudyo na naroon. So parang ang mga Griego na ito, mga Hintil na ito ay nakahanap na ng kakampi na magtatanggol sa kanila sa mga diskriminasyon na nararanasan mula sa mga pangulong Hudyo tungkol sa pananampalataya at relihiyon. So sabi ng mga Griego na ito, Ginoo, nais po naming makita si Jesus, sabi nila kay Felipe. Nang sinabi ito ni na Felipe at Andres sa ating Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang sagot ayon sa ating teksto, mga kapatid. Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Bakit ito ang sinagot ni Jesus? Eh hinahanap lang naman siya ng mga Griego. Bakit di na lang niya sinabi dito sa kanyang mga alagad na sige, papuntahin niyo rito sa akin ng mga Griego na yan at kakausapin ko sila. Ganun lang naman sana. Pero alam na niya
ang hinaing ng mga Gregong ito. Alam na rin niya ang paraan para matulungan sila na mga naaapi. Alam niya na na ang kamatayan niya sa cross ang ikaliligtas ng lahat. Inihalintulad niya ang kanyang sarili, mga kapatid, sa butil ng trigo na kailangang mahulog sa lupa, maitanim, kagaya nung kanta ko kanina, mamatay pagkatapos tutubo at mamumunga ng marami, mamumunga ng sagana. He really felt the need for him to accomplish his mission as soon as possible during that time. Kaya kung Martes nangyari iyon, na sinanap siya ng mga Grego ngayon, halimbawa ngayon, Miyerkules, then Huwebes, hinuli na siya. Biyernes, ipinako na siya sa cross at namatay na siya. Then Sabado, Linggo, nabuhay na siya ulit. Then tapos na ang kanyang mission to save the world from sin and eternal damnation. So sa paghanap sa kanya, mga kapatid, ng mga Grego, ay paalala ng kahalagahan ng kanyang misyon na maraming tao ang naghihintay at nangangailangan ng kaligtasan. Alam niya ang hirap ng kanyang gagawin. Kaya nga sa verse 27, sabi niya, nabagabag siya sa pagkakataon na yon at sinabi niya, sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Jesus knew his mission at ginusto niya ito, mga kapatid. Ang dahilan ng kanyang pagiging tao ay ang isiwalat ang kalooban ng Diyos at iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil at sa lahat ng taong mananalig sa kanya. Ngayon, mga kapatid, tatlong bagay ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon patungkol dito sa pangyayari sa ating teksto. Una, sa buhay natin, lalo na sa kasalukuyan nating pinagdadaanan, kagaya ng mga Grego, kailangan din nating hanapin ang Diyos. Kailangan nating tawagan ang Diyos. Pero hindi lang sa pamamagitan ng social media, mga kapatid, na mag-post ka lang ng prayer ay okay na. O magbasa ka lang ng prayer for COVID-19, tapos mag-like ka lang at mag-comment ka lang ng amen ay okay na. Okay naman yun. Maganda ang mga yun na ginagawa natin. Pero sa tingin ko ngayon, mga kapatid, hindi ito sapat na gawin natin. I think we really need to fall on our knees in prayer. Pray by heart. Galing sa puso. Individually, privately, but united in spirit. Huwag ka nang mag-memorize o huwag ka nang magbasa ng ibang panalangin. Yung galing sa iyo mismo. Kung yung emotion mo, iiyak ka. I think we need that kind of spirituality today, my brothers and sisters in Christ. Napanood nyo ba yung address ni Pangulong Duterte kagabi? May panawagan siya na ngayong Holy Week ay magkaisa tayong manalangin para mapuksan na natin ang COVID-19 na ito. He even said that he's praying to God kapag nagigising siya ng madaling araw. Sabi niya, private, pero sabihin ko sa inyo. Sinabi niya na parang tingnan mo, kung maobserbahan mo yung kanyang mode, parang pagod na pagod. Sinabi niya na parang napanghihinaan na rin siya ng loob. He needs help. Not just from people, but first of all, he needs help from the Almighty. And so with us, citizens of our country at sa buong mundo. Sabi ng mga Grego noon, Ginoo, gusto po naming makita si Jesus.
Sabihin naman natin ngayon, mga kapatid, gusto ka naming makita, O Diyos. Halika, O Diyos. Tulungan mo kami. Damayan mo kami. Hirap na kami. Ito naman talaga ang totoo. Hirap na ang ating bayan. Hirap na ang sangkatauhan sa buong mundo. Puksain mo na, O Diyos, ang COVID-19. Kagaya ng mga Grego, kailangan natin masumpungan ang Diyos. Pangalawa, habang hinahanap-hanap natin ang Diyos at naghihintay tayo, nananalangin tayo sa Diyos o tinatawag natin ang Diyos, do not lose hope. Magtiwala lang tayo, natutulungan tayo ng Diyos. Alam naman natin, mga kapatid, na tinapos ni Jesus ang kanyang misyon at tunay nga na ang mga Grego ay naghanap sa kanya, na yung mga Grego na naghanap sa kanya at ang iba pang mga Hintil kagaya natin ay nakasama sa pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon. And this is our assurance na may Jesus din na nakikinig sa ating pagtawag, mga kapatid. At alam ko, naniniwala ako na malapit na ang araw ng ating paglaya sa ating mga tahanan. Matatapos na ang home quarantine. I-claim natin yan, mga kapatid. In Jesus' name, matatapos na ito sa buwan na ito. Kadideklara lang na extended sa April 30 ang enhanced community quarantine. Magtulungan tayo at huwag tayong mawalan ng pag-asa. I-claim natin na may Diyos na tutulong sa atin. At ang pangatlo, ito ang challenge ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa verse 25, sabi niya, ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hinihikayat tayo ng Panginoon ngayon, mga kapatid, na mamuhay hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa iba. Ang ating Panginoong Hesukristo ang ating model dito. Ang buhay niya mismo ang kanyang inalay at ibinahagi para sa iba. Tayo naman sa ngayon, di naman na tayo inuutusan ng Panginoon na gayahin natin siya, na nagboluntaryo, na nagdusa at namatay sa cross para sa lahat. Huwag na tayong magpapako pa sa cross dahil insulto yan sa kanya, mga kapatid. Baka sabihin niya sa atin, bakit kayo nagpapapako sa cross? Iginawa ko na yan para sa inyo. Parang sinasabi ninyo na hindi pa sapat ang ginawa ko para sa inyo. Di ba? Sapat na yung pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo sa cross para tayo ay maligtas. Hindi na natin kailangan pang magpapako uli sa cross. Tama na. Ang tularan na lang natin sa kanya, mga kapatid, ay ang espiritu ng pag-ibig sa iba. Pag-ibig. Ang pagmamalasakit natin sa iba, lalo na ang mga nangangailangan. Ang Panginoong Jesus ay binigyan niya ang bawat isa sa atin ng butil ng pag-ibig, kagaya nung kinanta ko kanina. Hindi sapat na i-display lang. Hindi sapat na gawin mong kwintas. Hindi sapat na itago lang natin ang butil ng pag-ibig. Ang butil ng pag-ibig ay kailangang itanim para tumubo at mamunga ng sagana. Ito ngayon ang challenge ng Panginoon. Kumusta na ang butil ng pag-ibig na inihasik ng Panginoon sa puso ng bawat isa sa atin, mga kapatid? Tumubo na ba yan? Namunga na ba yan ng kalinga, ng tiwala, ng pagmamalasakit, ng pag-asa?
Sa sitwasyon natin ngayon, napakahalaga yung butil ng pag-ibig na yan. Kaya nakakataba sa puso yung mga napapanood natin na bayanihan, tulungan, mga mamamayan nagdo-donate na. Marami na rin politiko ang nag-donate na rin ng malaking bahagi ng kanilang mga sweldo. Ang simbahan, nagbigay na rin ng tulong sa mga tao. Mga individual, both in public and private sector, ay nakikita natin ang tunay na bayanihan. Maging kayo, sa ating lahat, tumutulong tayo sa abot ng ating makakaya. Mga yan, mga kapatid, ay pagpapakita natin na ang butil ng pag-ibig sa puso natin ay namumunga na ng sagana. Kaya lahat ng mga tumutulong sa iba't ibang kaparaanan, palihim man yan o nalalaman ng iba, napapublicize, I declare blessing upon you, my brothers and sisters in Christ, and also to your families, not just today, but even tomorrow, next week, susunod na buwan, and the years to come. Biyayaan nawa kayo. Biyayaan nawa tayo ng Panginoon. Pero alam ninyo, mga kapatid, may iron lang akong tip na para ma-maximize ang blessing ng Panginoon sa inyo, yung parangal na ibibigay ng Diyos sa bawat isang tumutulong, huwag na nating isiwalat pa sa publiko ang ginagawa nating pagtulong. Kahit ikaw lang, yung pinagkatiwalaan mo na ibang tao, yung inabutan mo ng tulong, at ang Diyos, sila lang ang nakakaalam niyan, okay na. Biblical yan, mga kapatid. Hayaan natin na ang Diyos ang mag-appreciate sa atin, hindi ang mga tao dito sa mundo. So we need to stay humble before God. That is the key to maximize the blessing of God, mga kapatid. Again, may tatlong bagay na ibinahagi ko sa inyo. Una, kagaya ng mga Grego, kailangan nating masumpungan ang Panginoon. Pangalawa, kailangan nating magtiwala sa Diyos dahil siguradong tutulungan niya tayo kagaya ng ginawa ng Panginoon na iniligtas niya hindi lang ang mga Hudyo, kundi pati na rin ang mga Grego at ng buong sangkatauhan. At ang pangatlo, hinihikayat tayo ng Panginoon na huwag tayong maging makasarili, kundi magmalasakit tayo sa iba. Ang butil ng pag-ibig na inihasik ng Diyos sa puso natin ay patuloy nating pagbungahin ng kalinga, ng tiwala, ng pag-asa. At ang Diyos na nakakaalam sa ating lahat ng ating ginagawa ay sigurado na tayo ay pagpapalain. At mapagtatagumpayan natin ito na kinakaharap nating pagsubok sa kasalukuyan. Amen. Let us close this devotion by thanking our God. No matter what we are doing, no matter what we are going through now as His people, with all the trials, the challenges, for we know that through Him and Him alone is the source of our strength and the will to go on. Let us sing our closing song, prayer song. Thank you, Lord, for the trials that come my way. Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I learn to live.
as those trials bring. In the cross there is growing, as I learn to share. But if you're hasty to change my ways, to put my human nature down, please let your spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shall the things to do, and your suffering can be silly ignored. God, I thank you, Lord, for the victory those trials bring. To surrender everything, life is so worthwhile. And I thank you, Lord, for in my cross your embrace. In the darkness I see your face, for in you I belong. But if you're hasty to change my ways, to put my human nature down, please let your spirit take control of all I do. When those trials come, my human nature shall the things to do, and your prompting can be easily ignored. But I thank you, Lord, for the victory those trials bring. To surrender everything, life is so worthwhile. And I thank you, Lord, for in my cross is your embrace. In the darkness I see your face, for in you I belong. Manalangin tayo. O Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat dahil nasumpungan ka na namin, at salamat sa ibinigay mong pag-asa sa amin. Patuloy mo kaming pagyamanin sa aming pananalig sa iyo, Diyos, na maging sa gitna ng aming pagsubok sa buhay, ay alam namin na dito kami nagiging mature sa pananampalataya sa iyo. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo, Diyos, ang aming buhay, ang aming kinabukasan, at ang aming kaligtasan. Patuloy din namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang buong sangkatauhan, ang aming bayan, ang aming mga mamamayan. Lahat kami na apektado ng sakunang ito na aming kinakaharap. Ang mga pamilya ng mga namatay na silang mga nagdadalamhati ngayon, comfort them and give them the will to move on, Panginoon. Ganun din ang mga dinapuan na ng virus na ito. Tulungan mo sila para sila ay makasurvive. Iiwas mo na, O Diyos, ang bawat isa sa amin para mawala na at wala nang mahawaan pa ng virus na ito. Bigyan mo ng sapat na lakas
ang aming mga frontliners, sapat na kalusugan, ang mga medical personnel namin, mga civilian, mga sundalo at pulis, at lahat na nasa unahan ng gerang ito against COVID-19. Bigyan mo rin ng linaw at pag-iisip, Panginoon, ang mga tao na hirap pa rin sumunod sa mga instructions ng gobyerno. At lalong-lalo na, O Diyos, ipagkaloob mo nawa ang aming sapat na pangangailangan, lalong-lalo na ang mga kababayan naming mahihirap. Tulungan mo ang aming Pangulo at iba pang mga leaders namin sa aming gobyerno para matunghayan at malaman nila, maisakatuparan nila ang pinakamadali at akmang solusyon ng lahat ng epekto ng sakunang ito sa aming bayan. Hindi namin kaya ito, Panginoon. Ang mensahe mo sa amin, tumawag kami sa iyo. Kaya kami ay tumatawag. Ikaw na lang ang aming pag-asa. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga pamilya na hindi namin kapiling ngayon. Nawa ang kanilang pangangailangan, ang kanilang kaligtasan, at payapang pamumuhay ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa kanila. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dito na po nagtatapos ang ating devotion, mga kapatid. God bless you all. Hanggang bukas na naman po sa ganito rin oras. Salamat din ngayon sa aking kasama, nag-iisa, si Kenneth. God bless you all.